Hi mga ka-native, welcome to my vlog na naman. So mga ka-native, pasensya na po, napagtagalan naman tayo makapag-vlog ulit. Kasi po mga ka-native, napakasama po ng panahon dito sa amin. Kasi nga po mga ka-native is papasok yung bagyong Dan ata yung pangalan na yun, papunta dito sa amin. So mga ka-native, ngayon is humabol ako sa oras mga ka-native kasi napakadilim na at medyo masama pa rin yung panahon. Kasi talaga umuulan po talaga dito mga ka-native. So ngayon is nagka-time ako at saka parang kaya natin yung panahon. So mga ka-native, pakainin muna natin yung manok natin bago tayo mag-proceed sa mga cheka-cheka or topic natin ano. So yung pakain pa rin natin mga ka-native is yung Hulu GPP na mula doon sa Davao at Davao Toril po. Yan. So ito po yung mga ka-native. Pero bago pa lang lahat mga ka-native, napapasalamat ako sa mga subscribers natin at sa mga supporters natin. Kasi nga mga ka-native, tumataas po talaga yung pamilya natin dito sa ating channel, Pulumunok Native Chicken. So napapansin yung mga ka-native, medyo pangit yung camera kasi madilim na po dito. Pero medyo lumiliwanag pa siya mga ka-native. So dalian lang po natin yung ating pakain ng manok. Para mabusog yung mga mata nyo habang nag-checka ako or nagsasalita ako mga ka-native, no? Or nag-explain ako sa mga isi-share ko sa inyo. So mga ka-native, pakainin natin yung ating alaga. Yung topic pala natin mga ka-native is kung nangitlog ba ang manok kahit yung native na chicken mga ka-native ba? Nangitlog ba sila kahit maliit lang yung kulungan nila? Yun yung topic natin. So, mga ka-native, pakainin natin yung ating mga alaga. Gamitin natin yung camera sa likod para makita nyo mabuti. Mga ka-native, pakainin natin yung ating mga alagang manok. Yeah. So, kapon mga ka-native is umulan din. Tapos napaka-busy ko po mga ka-native kaya hindi ako nakapag-vlog. So, pakainin natin yung mga alaga nating manok. Yung mga ka-native, napakabasa po ng lupa dahil po yan sa ulan mga ka-native. So, palagi pong umulan dito mga ka-native kasi nagkasunod po yung dalawang bagyo. Kaya medyo nahirapan din tayo mga ka-native, no? Nakakawa yung mga manok natin dahil ulan. So sana talagang makalipat na po tayo mga kanin sa ating area. Yan mga kanitib. Mga kanitib, napansin ko po ano, kasi ginawan ko pa talaga ng topic ito. Kasi mga ka-native, meron tayong subscriber na nagtanong sa atin kung nangitlog ba yung manok na kahit maliit lang yung kulungan or nasa kulungan ng sila kagaya niyan mga ka-native. Yeah. Mga ka-native, masasabi ko lang based on my experience ano, na talagang sa pagmamanok mga ka-native, mas maganda kapag malawak yung area nyo. Kasi mga ka-native, kung maliit lang yung area nyo or nasa kulungan lang po sila, kagaya nitong mga kulungan nito, ganito lang kaliit, mangitlog naman mga ka-native, no? Pero talagang mahirap po na talagang sunod-sunod yung pangitlog niya. Mangitlog siguro mga ka-native, pero talagang matatagal mga ka-native. Hindi siya everyday or hindi siya every other day. Matatagal lang po siya mga ka-native, merong lakbang na mga tatlong araw, apat na araw. Minsan matagal, talaga matagal masasundan yung itlog mga ka-native. Kasi mga ka-native, dati nagtry po ako, hindi po namin ginamit yung lote na ito mga ka-native, yung ginagamit ito natin ngayon. Kasi nga mga ka-native, ginawan ko lang is yung katulad ng mga heritage chicken na talagang dun lang po sila sa kanilang range na or kulungan na talagang maliit. So dun sa range na yun mga ka-native is ginawan ko ng ano, ng 2 meters by 3 meters yung ano niya pumarib yung size niya ano, 2 meters by 3 meters yung ano niya, yung taas niya. So talagang malaki na po yun mga ka-native ano. Tapos apat po na manok yung andon. Kaso mga ka-native, napansin ko talagang mahina silang mangitlog kapag ganun mga ka-native. Unlike dito sa naka-range sila. So ito po mga ka-native is 248 square meters. So talagang mas maganda yung production ng pangitlog nila dito mga ka-native. So ma-advise ko lang mga ka-native ano, kung maliit lang yung area nyo, mas mabuti siguro mga ka-native na ipagalagala nyo lang yung ating mga manok. Okay lang yun mga ka-native, ang importante lang meron kayong mga bakuran or medyo malayo yung mga kapitbahay nyo. Pero kung mga subdivision mga ka-native ano,
kagaya dun sa amin, kasi subdivision din yun, talagang napakahirap po. Mas mabuti naman siguro mga kanitiba, no, na kung subdivision is talagang gumawa na lang po kayo ng battery cage. Or yun kasi yung ginagamit ng iba mga kanitiba kapag nasa subdivision. Battery cage po yung gamit nila. Lumalabas lang po yung itlog. Yan. Yung ginagawa po kasi ng battery cage mga kanitiba is yung handler po ng manok is talagang pinapakastahan niya po yung babaeng manok niya doon sa lalaking manok. Tapos ilalagay niya sa battery cage, tapos hihintayin po nila mga kanitid na mangitlog yon. So haharvest na lang po sila ng itlog mga kanitid, tapos i-incubate na lang nila. Yun po yung technique kapag nasa subdivision po kayo or kung maliit yung area nyo. Yun po yung technique mga kanitid. So gumawa lang po kayo ng cage or kulungan, kasi kapag kulungan po mga kanitid tapos nangitlog yung manok, kung hindi nyo po makukuha sa isang araw, may tendency po mga kanitib na kakainin niya yung sarili niyang itlog. Kasi yun po talaga yung ugali ng mga manok mga kanitib. Yan. Siguro mga kanitib kapag dumalaga pa, hindi niya muna kakainin yung itlog niya. Pero kapag sanay na po siya mangitlog mga kanitib, tapos nasa kulungan lang siya palagi, talagang napakarami na po na experience ko mga kanitib, ano? Na talagang kakainin po talaga nila yung itlog nila kapag maliit na po talaga yung space. Kagaya nito. Yan. May lalaki, tapos may babae, talagang kakainin po talaga yung itlog nila. Unlike dito mga kanitib, malawak ang area. Tapos mga kanitib, ano, na talagang kapag nagutom sila, pwede silang kumain ng damo. Or kahit ano yung mahuhukay nila dyan sa ilalim ng lupa. Yan. So, hindi nila kakainin yung manok nila, yung itlog nila. Kasi nga po, may makakain pa sila dito sa ibaba. Yan. So, medyo madilim na po talaga mga kanitib, ano. So, sinubukan ko lang po talagang humabol ng oras mga kanitib. Para sa inyo. Yan. So, na-experience ko mga kanitib, kapag napakalawak po ng area nyo, dito sa akin mga kanitib, hindi pa siya masyadong malawak, ano? 248 square meters pa lang po ito, unlike doon sa ibang manukan talaga na napakalaki. Dito mga kanitib, nangingitlog po yung manok ko, talagang kaya nila, no, na halos everyday. May lakbang-lakbang mga kanitib, pero mga isang araw lang or isang araw lang po yun talaga yung nakikita ko dito mga kanitib. Halos everyday talaga sila nangitlog. Kasi po mga kanitib, malawak yung area. Bastante sila sa pagkain. At saka may mga breeders po tayo na mga lalaki. Marami din po sila. Kasi mga kanitib, kung puro babae lang po yung andito tapos kunti lang yung lalaki nating manok, ay talagang manghihina po yung mga lalaking manok natin. So, sa pagbibreed mga kanitib, dapat 1:4 po. Isang lalaki sa apat na babaeng manok. Kasi mga kanitib, kung 1:6 or 1:10 talagang manghihina po yung lalaking manok nyo or may tendency na talagang mamamayat siya. Yan, mahihirapan siya mga kanitib kasi kailangan niyang i-mate yung 10 inahin. Yan. So, ito mga kanitib, ano? Yan, so palaging nangitlog po yung mga manok natin. Kasi nga po mga kanitib, malawak pa yung area. So tingnan nyo naman mga kanitib, medyo bakante pa talaga. Pero aalis na rin tayo dito mga kanitib kasi lilipat tayo sa ating lote talaga, yung nabili ko pong lote. So yung lote po natin na mga kanitib, yung nabili natin, is talagang ganito din po kalaki. Tapos marami din pong mga halaman doon. So hindi ko na po yun na aalisin yung mga halaman. Pero mga kanitib, saglit lang po. Dahil dito mga kanitib, ano, nung nag-umpisa po ako ng pagmamanok, napakaraming halaman dito mga kanitib. Pero ngayon, wala na po mga kanitib. Kung napapansin nyo, wala na po talaga. Kasi nga mga kanitib, napakalakas pong kumain ng mga native chicken natin ng mga halaman or mga greens, yung tawagin nila. Yan. So kung gusto nyo naman mga kanitib, ano, kasi kagaya ng papa ko, maliit lang po yung space niya. Ang importante lang po mga kanitib, talagang makagala-gala sila, may exercise sila. Kasi mga kanitib, napansin ko rin, yung meron kasi akong kakilala na hiniram yung manok ko. Tapos pag-hiram niya sa akin mga kanitib, ay doon niya po nilagay sa maliit lang na kulungan. So parang mas malaki lang dito mga kanitib, ganito kataas. Yan hanggang dito. Tapos naka-screen po yan mga kanitib, ano? Tapos pabalik niya mga kanitib sa akin is medyo lumpo na po yung manok ko.
Kasi nga mga kanitib, need din po ng exercise itong mga manok natin. Kaya kapag nasa free range sila o nasa range na malaki, ay talagang mas mabuti mga kanitib para ma-exercise nila yung muscle nila at para maging healthy pa sila mga kanitib. Yun po yung purpose nitong malaking area. Yan. So mga kanitib, nasagot na po natin yung katanungan ano, ng ating isang subscriber o isang supporter na talagang mangitlog naman yung mga manok natin kapag nasa kulungan lang kagaya nito. Kaso mga kanitib, hindi po sunod-sunod yung itlog niya or matagalan po masundan yung pangingitlog. So, tapos mga kanitib, may tendency na kakainin ng inahin yung kanyang sariling itlog kapag nandito sa kulungan, kapag nagutom po siya. Kasi mga kanitib, kahit sino naman po mga kanitib na nagmamanok, meron po talagang other business, ano? Or kanya-kanyang trabaho. So talagang hindi naman tayo full-time na talagang ibubuhos natin yung lahat ng oras natin dito sa pagmamanok. Yan mga kanitib. So talagang mas mabuti mga kanitib na naka-range kayo. Kasi mga kanitib, meron talagang time na ano, na busy din na po ako mga kanitib. Tapos umuulan, hindi ko makapakain yung manok natin. Tapos mga kanitib, nangitlog yung manok natin dito sa kulungan. Tapos nagutom siya, kakainin niya talaga yung manok natin. Yan po kasi yung tinatawag na animal instinct mga kanitib. Talagang kakainin niya yung anak niya or yung itlog niya kapag nagutom siya. Pero sa manok na mga kanitib, ano, minsan lang ba ako makikita na kinakain niya yung sariling sisiw niya. So mostly talaga mga kanitib, kapag nagutom yung manok, talagang kainin niya yung mga itlog. So mga kanitib, napakadilim na po yung mga manok natin, nagpapahinga na. Yan. So mga kanitib, napansin nyo, wala tayong maraming bubong. Kasi po mga kanitib, maglilipat na po tayo sa ating lote. Siguro mga next month talagang matatapos na yung preparation natin. Kasi matagal din po yung preparation mga kanitib. Yan. So mga kanitib, madilim na po. Proceed na po tayo sa shoutout. Mga kanitib, benta na naman tayo ng ano, ng isang tray ng itlog. So 300 pesos po yan mga kanitib. Tapos benta natin yan sa customer natin, yung palaging bumibili sa atin mga kanitib, ano? Okay, makapapansin nyo po, napakasama po ng panahon. Pero susubukan pa rin natin mag-vlog kahit masama po yung panahon mga kanitib. Yan. Mga kanitib, so i-deliver ko na ito mga kanitib. So 30 pieces po ito mga kanitib, ano? So 30 pieces, isang tray po yan, 300 pesos. So di na po kayo lugi dyan mga kanitib, kasi napakasarap po ng itlog ng naked chicken. Tapos kung fertile naman na itlog mga kanitib, 15 pesos per egg po. Tapos kung isang tray naman is 450 pesos. Pero may towel pen mga kanitib, basta subscriber ko po kayo. Yan. Meron dito sa 4 tabled mga kanitib na itlog is 10 pesos lang po talaga yung minimum dito, yung per egg. Kasi mura na po yung 10 pesos mga kanitib. Kasi yung iba mahal po yung bentahan nila. So, i-deliver ko na po ito mga kanitib para magkapira din po tayo at pangbili ng feeds. Mga kanitib, yung binenta nating mga itlog, mga manok pala, I mean, yung 2,300 pesos is binili ko ng Hulu GPP na feeds natin. So, 980 pesos po yan mga kanitib. Tapos yung transportation po papuntang dito is 50 pesos. Yan. So, hindi na po ako lugi mga kanitib kasi 980 pesos lang, napaka mura na po mga kanitib. 50 kilos na siya. Unlike dun sa branded talaga mga kanitib na talagang medyo mahal talaga. Pero itong Hulu GPP mga kanitib, okay naman performance niya, okay din yung mga ingredients niya. Kung nagtatanong kayo mga kanitib kung anong ingredients nito, pwede niya pong panoorin yung mga previous video ko about Hulu GPP. Nandun po yung ingredients nun mga kanitib para makita nyo rin mabuti. So, mabibili ito mga kanitib dito sa Mindanao. So, nanggaling kasi talaga ito sa Toril, sa Davao. Yun talaga yung manufacturer nito. Nasa Davao, sa Toril. Yan. Mga kanitib, posib na po tayo shoutout. Mga kanitib, mingi po ako ng pasensya kasi nga po mga kanitib, medyo madilim na po yung ating vlog. Kasi talagang hinabol po talaga mga kanitib, ano? Na makita po yung mga manok natin. So, pasensya na po mga kanitib. At least, nakapag-vlog po tayo mga kanitib at na-share ko yung sa inyo, yung ating topic ngayon. Mga kanitib, shoutout pala kay Almanita Asoy, new subscriber po natin ngayon. Ma'am, maraming salamat po sa panonood ng ating video.
kay Sir Leonardo's World of Work. Sir, maraming salamat. At salamat din sa support, sir. At kay Ma'am Atalia Mirabel Alcantara. Ma'am, maraming salamat sa panonood. Yung price po natin ng manok, ma'am, is nasa 230 pesos per kilo po. At kay Sir Back to Basic, maraming salamat po sa panonood ng ating video palagi, sir. At kay Raimundo Abad, sir, maraming salamat sa panonood. Yung gamit po nating feeds is yung Hulu GPP. Kay Naning Kamot, maraming salamat po. At kay si Naning Kamot po ay bago na nasimula ng pagmamanok. Happy keeping, sir. Kay Valerie Narag, God bless din po sa iyo, ma'am. Ma'am Valerie, sa number one fan natin na si Eduardo Season. Sir, maraming salamat talaga sa panonood at palaging supportan sa ating video. At kay Edwin Makababad, sir, maraming salamat. At kay Kukoy Lovers Vlog, vlogger din po ito. Talaging nanood ng ating video. Kay Joby Vlogs, sir, maraming salamat. Kay Sir Bernie, sir, maraming salamat. At kay Sir Bernie Silmar, maraming salamat, sir. At kay JP Di Guzman, na taga Pulumulok din. At kay Ma'am Princess Aslin Sarte, na palaging sumusuport sa ating video. Maraming salamat sa inyo. At yun na po, mga kanitid. Dahil po sa inyo, talagang tumataas yung ating subscribers at mga supporters. Maraming po talaga at tumalaki yung ating pamilya. Mga kanitid, kung bago lang po kayo or napadaan na kayo dito, so please subscribe po and click notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Malaking tulong na po yun sa akin, mga kanitid. Tapos mga kanitid, kung may katanungan ka, please mag-iwan po kayo ng question nila comment section below. At kung gusto nyo mapashout, mga kanitid, mag-iwan lang po kayo ng comment doon sa ating comment section para ma-shout ko po kayo, mga kanitid, sa mga susunod kong videos. Yun lang po yun, mga kanitid. Kasi kapag meron po kayong katanungan, mga kanitid, ano, talagang masasagot po agad natin yun kasi talagang active ako sa pagsasagot ng mga question doon sa ating comment section. Pero minsan, hindi ko talaga masasagot, mga kanitid, kasi nga po, busy din po ako sa isang po pong business. So, yun lang po, mga kanitid, at kita-kita sa susunod pong video. Bye-bye po.